Bakbakan talaga to, bakbakan syempre. Yung gutom namin eh, ako yung gutom ko rin, siya rin yung gutom niya. Talaga magsasaltuhan sa gitna. Isang words lang talaga, patayan talaga to. Meron siyang mahabang win streak ngayon. So feeling ko buong-buo yung confidence niya. At syempre ako, galing ako sa talo, gusto ko magbawi. Palakasan ng sigaw, pakupalan kung sinong masalbahay sa amin. Feeling ko ganun eh. Tol, napanood kita sa Sunuga Ice sa Kumugan. Sobrang napabilib mo ko ron. Ang galing mo ron, kaya good luck, good luck, good luck. Galingan mo, gagalingan ko rin. Galingan natin pareho. Galingan mo, kasi gagalingan ko din. Good luck sa'yo. Second sight, 10! Pangatlong laban na ng gabi, pangatlong laban na ng taon natin. At unang laban para sa isa buhay 2022. Flip top magigay para sa parating natin matchup po. Shoutout sa Gut Bars Clothing, shoutout sa Workaholic, shoutout sa Real Jokes Clothing at lahat ng tumutulong sa amin, Batasismo. From within, lahat-lahat yun, supportan nyo. Ito mga ganito, masilip nyo yan sa Facebook at syempre sa website natin, www.fliptop.com.ph. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito ngayon live at syempre lahat ng support ang tunay online. Isang malaking shoutouts nga pala, alam ko nandyan yung isa sa mga Patreon natin, isang malaking shoutouts kay Richie Aranda. Men, kung asa ka man, shoutout sa'yo. At sa kanan ko, galing pang Bataan, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay JD. Shoutout nga pala sa high pitch kay Benji Rayala. Yung iba, mamaya na. Sabog ako eh. Shoutouts palagi sa mayari ng Flip Top, Benji Rayala, High PT. Shoutout sa inyo. At sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. Napakadami ng aas sa aking hardin ng mga talahib na matataas. Kapasingan ng mataba, sumakit siyang kakatawa. Kasi madaming maangas, pag keyboard ang nahawakan. Hilig nila ang manghatak pababa, mga galawan talangka. Talamak na sa larangan, dapat na yan mabawasan. May solusyon na nahanap, likumin magkakasama. Sabay buhusan ng gaas, silabang para wala na. Shoutout Moro Beats Explicit, shoutout kay Castigo ng Zambo Top Dogs, Grand Clothing, sounds good. Sana hindi na awkward yung pose ng mukha ko sa intro. Shoutouts din syempre Crazy Jack, yeah. At mas malayo si JD, siya yung pumili sa coin toss, nanalo siya, pinili niya mauna si Zaki. Tig-dalawang minuto dapat. Ito ang hurado natin. Isa buhay 2022. Unang banat, unang laban. Pahingan natin, Zaki. Ikaw yung pinapili sa coin toss, gago ka. Isipin mo, nakakuha ka ng advantage dahil probinsyano ka. Tangina. Umpisa pa lang ng round 1, naka-war mode na ako. Magdamag kong babanatan tong si Arnold Clavio. Sobrang baho mo legit, barakong maliit. Pag nilagay yung pagmumukha mo sa kaha ng Malboro, lahat ng tao magkukwit. Siya ay hopeless kasi breath niya amoy sizzling. Kanyang forte, mga letrahan pang weakling. Kanyang boses, sakit sa tenga, parang piercing. Kaliwat kanan, kaliwat kanan. Yung boses niyan, grabe tang ina. Pag pinakinggan, parang makinang sira. Dominant na battler si Mandokdok. Angat yung skills niyan. Lahat ng kalaban nito basag.
basag yung eardrums. Kaya pinadala ako ni Arik para tong hyperbatukan. Delivery mo'y nakaka-bad trip. Parang rider na kupal. Buisit na mangmang, manahimik ka na lang. Parang pinadeliver mo kay Lance yung lyrics ni Badang. Pero similar daw kami ng style. Parehas may diin sa pagdura. Walang problema, I don't mind. Huwag lang maging magkamuka. Na-o-offend akong makumpara sa'yo. Talagang kinagalitan ko, promise. Yung stilo mo sa stilo ko ang layo. Parang pinanggalingan mong province. Hindi ka sanay makakita ng building. What the fuck are you doing here? Pinapa-frame niya mga nabiling bus ticket bilang alaala at souvenir. Parehas tayong palasigaw. Pero sa written, ako'y different. Sa presence, ako'y gifted. Para kang cheese na quick melt na tinapat mo sa init ni Vincent. Kaya mapapas lang ka sa'kin, aabutin mo'y gripo sa tagiliran. Yung pagtanggap mo sa laban natin, parang lyrics mo. Di mo pinag-isipan! Son of a bitch! Iw di puta! Anak ka ng pokpok! Akala mo may chance? Sige, tuloy sa daydream. Usapang battle rap, skills ko dominating. Sagad sa pagkawak, walang kasing supot si JD. Sana ikaw na lang yung naratrat, hindi si OGKB! Yeah! Kaya X ka sa laban, kasi ang baboy mo magbuga. JD yung pangalan, pero yung amoy mo pang tuba. Palagi kang nakadikit kay Sir Deo. Noon ko papansin, madalas mo nang kasama yung guro, pero bobo ka pa rin! Kasi wala daw makakaputol ng kanyang winning streak. Winning streak! Mr. Mandokdok, are you thinking straight? Sarap mong palunukin ang bote ng Minute Maid! Weak! Yung slot di mo deserve! Uuwi ka na wasak at punet! Streak! One syllable word, di pa na-pronounce ng correct! Idiot! Di mo alam ibig sabihin ng idiom! Injo! Si JD na... Si JD na pasubo! Deep throat! Sa rap game ako'y lulong, habang ito'y puro pabibot, puro kwento lang. Sa battle ako'y gutom, parang yung anak mo na hindi mo nasustentuhan. Ako na nag-adjust, binabawan at binago ko ang pagkatimpla. Dahil pag gumamit pa ng technicals at English terms, jargon yun sa pandinig niya. Winning streak mo mapuputol, dapat pinili mong umurong. Mangingi ka na ng tulong, ako magsisilbi mo na bangungot kahit di ka natutulog. Yeah! Ripats pa lang! Siguradong babaon! Kung ako si OGKB na namatay pag niratrat, ito tatakbo! Parang si Abaddon! Tapos lamang daw ako sa Toscon kasi nga probinsyano! Oo, di ako nauubusan ng bala! Parang si Cardo! Tapos sabi niya, hindi ko daw sinusustentuhan yung anak ko. Talagang tunay to! Kahit di ko sustentuhan, at least binuhay ko! Eh ikaw! Siguradong bangag! Di mo na binuhay, parang laban natin! Siguradong laglag! Tay! Piniyam ako ni Sir Arik. Sabi niya isa buhay. Sabi ko game ang aras. Sabi ko, Sir, bigyan mo ko yung kalabang matalas. Sabay sabi niya, saki! Putang malas! Sabay naisip ko na lang, ha, parehas bias. Kasi binoto natin si Slack One. Bias! Pero kaya tayo pinagtapat, hindi lang na maamin. Gusto niya lang malaman kung sinong mas adik sa atin, gang! Gang! Gumaganon pa mukhang tanga. Pumiyok ako kasi yung droga nakabara. Parehas tayong may bisyo. Pero ito ang malinaw na pag-usapang bisyo,
mas ako yung halimaw. Kasi yung mga kaya kong gawin, gusto mong alamin ba? Kaya mo lang pagsyabuhin si Luxuria habang ako si Enigma. Magito! Kaya nasa Patangas, sabi na, ganda ng gamit, gago. At kaya di niya ako matanggal kasi nga asset niya ako. Habang kayo ni Luxuria, mayat maya ginaganahan. Paanong di mag-iinit, lagi mong sinasalangan? O baka naman pinalasa mo ng peke? Alam ko, karakas mo. Ano, porkit mukhang namaligno si Luxuria, tang ina, tinawas mo? Andun sila sa gilid! Nag-i-slant time, galing! Ha! Slant gilid time! Andun sila sa gilid! Nag-i-slant time, galing! Nag-uusap na lang kinang ina, nag-i-slant time pa din! Sabi nyo, pwedeng pabulang! May-ari pa ko dito pa-score ng bagoang! Sausawang ko lang sa pinirito natalang! Putrip-putrip lang habang nagpapago lang! Ayun! Nakulong! At usapang basketball, ito'y bano, hindi nag-change! Ako umi-score sa malayo kahit bigyan mo ng range! Eto, pati kakampi, niloloko! Nagguguyuhan! Andun sila sa court, sama-sama! Nagbobulahan! Ganyan ang circle! Sabi nyo, kayo sa follow-up ako titira. Malakas ako gago. Di daw makaka-score yung kalaban na i-stop pa niya yung tao! Parantado! Puro ka boka! Sa bagay, kaya mo lang magluto sa kumu, kaya ko magluto ng droga! At speaking of kumu, kung dominante ka doon, first dito, newbie ka! Kung feeling champ ka doon, dito, gulpi ka! Usapang drugs, eto, multi pa! Kasi kung nauna ka sa akin, ba't nahuli ka? Rumekta kayo sa source na sa akin yung power supply! Kabon! Yung kalaban ko sa blay, nagpa-live event si Arik para si Saki mamatay! Ang inakalahati freestyle! Tulak daw ako! Totoo lahat ng bara mo. Magtutulak ako ng bato sa bataan para ma-addict yung kabataan tapos hold upin yung mama mo. Tangin, lakas naman ng loob mo na gumamit ng ganyang angle. Tignan mo nga itsura mo, tangina, mukha kang wanted. Tapos, pinanood ko ang mga battle niyan. Marunong na mag-bars. Talagang nag-i-evolve. Ang galing mo, Chong. Kaso lang, wala kang intro song. Di ba may studio ka dati? May mga acoustic foam, buong kwarto, may lights. Oh, ba't di ka nakapag-record? Sinangla mo yung mic? Wala kang intro song. Rapper na walang rap song. Grabe yun, pang Guinness. E di para ka palang negosyanteng walang business. Lupit mo, idol! Wala kang katapat, matindi ka. Sa tagal mong nagra-rap, wala kang track kahit isa. Pero baka may kanta siya. Nahihirapan lang i-mix. O di kaya alam mong pangit kanta mo, nahihiya kang mag-release. Mag-release ka na ng track. Basta dapat yung mensahe malaman palaging from the heart. Maraming susuporta, promise. Basta yung mukha mo wag mong lalagay sa cover art. Wala ka ng pag-asa sa buhay. Kasi patapon ka. Di ka pwedeng maging flip-top staff. Kasi stapador ka. Putapete na unattractive. Ka-level ka lang ni Darwin. Di porket lagi kang naka-uppers, pupwede ka na sa uprising. Durog
punto parang eggshells. Punong-puno ng gayness. Bugok na laging wasted. Ubus na mga brain cells. Pinaka-espesyal na napakain niya sa kanyang family, Lucky Me. Kapag ka nalolobat, dinadanas ng asawa niya, battery. Hindi na siya maligaya kasi ikaw ay epal. Bibihira siyang tumawa parang si Kawhi Leonard. Kung mag-spit talagang may conviction, ang resibo at magkapang. Pero bakit yung malalamong addiction di mo malabanan? Busog ka konti. Busog ka pa. Pag nabitin at gusto niyang ma-extend yung high, nanakawan kapit-bahay ng extension wire. Junkie! Kaya di ka na nag-blossom. Pabibo ka na moron. Sa kakabato mo, mararating mo na rock bottom. Puro ka pa siya bubals. Pantanga. Puta, nagsasabu ka na nga. Proud ka pa. Yung matchmaking ni Enigma, parang nang uulol na lang. Pinagtapat yung dating nakulong. Dito sa makukulong pa lang. Kasi madumi pa rin dumiskarte. Stilong wak. Ako, dumadami na yung racket. Elon Musk! Kaya don't me, JD. Kapag nakulong ka, magpo-post ako agad. Hashtag, don't free JD. Huwag mo kaming kakalimutan pag nakakulong ka na, ha? Parehas lang kaming adik. Pero may difference. Gusto ko lang mailahad. Cannabis. Shabu. Sa itsura pa lang, alam nyo na, kaibahan. Sa weed, pagka-hits, pupungay mata. Tamang tawa ka na. Sa meth, pagka-sesh, didilak mata. Maglalak yung panga. Sa weed, pag walang pambili, ayos lang. Kayang-kaya mag-antay. Eto, nung nawalan, sinangla niya yung alaas ng papa niyang patay. Sobrang dumi na ng galawan mo! Matindi ka kupalan mo! Sa mga nanonood, huwag kayong magsasabu or else magiging kamukha nyo to! At last, sabi ni Enigma, ang long-term goals ng Flip Top ay mabigyan ng health benefits lahat ng mga MCs. Kung totoo yan sinasabi mo, parehab mo na si JD! Pinaparatangan akong adik. Masyadong presko. Ikaw nga paganon ng paganon, so sino mas marunong sa pwesto? Tapos nakulong daw ako, sabi ng buang, hindi ako nakulong sa akin, kakalaya ako lang! Tapos si Parehab, huwag masyadong masaktan. Paano ko ipaparehab? Eh, kasabwat ko yan. Pag nag-addict daw, magiging kamukha ko. Tarantado, magaling ka. Magiging kamukha nyo ako, magiging kamukha nyo rin si Enigma. Mga tropa niya, musician. At may banda pa. Kakasama mo sa kanila, ayan tuloy, kinanta ka. At nung nasa loob na, di naisip, dumaan lang yung araw. Buti pa yung babae sa akin, may buwan ng dalaw. Ano, tumagos ba? Tumagos ba? Kaya huwag kang maangas kasi yung puwet mo maluwag. Yung posisyon niyan sa loob, palaging tumuwad. O wasak yung tumbong mo, napaka-lame mo na tanga. Hindi safe sa banyo to kahit may safeguard na dala. Kaya huwag kang umasta, ako ay bawal mamain. Pag binigyan kita ng takal, hindi ka kakain. Kasi yung bad boy image mo, pare fake yan. Hindi mo nga mapanindigan, hanggang stage lang. Kasi nagpapaka-bad boy para patok sa takilya. Bad boy, tapos nakulong, woo, Robin Padilla. So palakpakan natin si Robin, palakpakan natin si Robin. Andito siya, all right. Sample naman, Lord, ha? Wonderful tonight. He's letting the evening. Tas astang namamaril, gagawag kang assuming. Gayahin mo si Robin, mag-artista ka na magkaroon ka ng shooting. Kasi sabi niya kay Don Pau, namamaril kayo, kayo ay kadiri at hindrance dahil sa inyo namatay si Tupac, Biggie at Lil Jon. Tapos sabi mo rin, kala mo wala kang butas, lalagyan kita ng bullet holes. Ano ba talaga, Koya?
Masyado kang pumapapel. Parang kurakot na pulis, gusto siya lang bumabaril. Dapat sa'yo binabalaan. Kakalaro mo ng baril, ikaw tuloy tinatamaan. Kaya sige, namamaril ka? Nakakalamang ka na? Ako kahit wala akong baril, kakasahan kita. Asandos. Asandres. Kasasabi na rin kay Don Pau. Kalo ko ba kartel? Bakit gramo-gramo lang? Sabay sundot ng mapapahamak to sa bulto, pang matador. Paano siya mapapahamak sa bulto? Eh sabi mo nga, gramo-gramo lang. Tangin ng to, nakakagalit. Nag-reference ng shabu, di naman marunong gumamit. Ano pa talaga? Kalaban ka ba o susuporta? May trauma pa yata maging preso, pati yung bars kinukontra. Round 1 at round 2 pa lang, dinala ko na siya sa kanyang patutunguhan. Kaya ginamit ko sa'yo baril, droga at kulungan. Tanginan to, kala mo papatok. Kalatadong tulak, pati tubig inaalok. Inom ka, inom ka. Gago! Sarap mo nasaktan! Huwag kang mag-agaw ng items! Mineral ko yan! Tangina, absolute! Salamat, salamat. Gang! Walang may gustong magpa-picture sa'yo. Huwag kang umasa masyado. Kung may lumapit man, magtatanong lang kung asan yung banyo. Hindi na makikilala yung pangalan mong Pangtulongis. JD pinangalan sa'yo kasi yung tatay mo, alcoholic, taga-probinsya na leprechaun. Mas bitch ka kay Lexi Lor. Mas entertaining panoorin pasalamat ni Anigma sa Patreon. Wala akong bilib dyan. Sa verso at rima niya skeptical. Medyo mahina pa technique niyan. Kaya di siya masyadong pinapanood. Metro Manila Film Festival. Lalaitin kita magdamag para umiyak ka palalo. Yung mga ninuno mo sa bataan, pinaglakad ng malayo. Huwag mo na ipagpatuloy to, wala ka ng pag-asa. Payong kapatid, buti pa mga ninuno mo na namatay sa marcha, malayo narating. It was at this moment, he knew he fucked up. Dinamay mo yung maong airpads ni K-Ram. Pwes, pagbabalingan ka ng karma. Yung papa mong patay, mas gusto niyang maging patay. Para lang di ka makasama. Dinamay mo rin, anak ni Dumang Pumanaw. Para kang gago. Nandadamay ka na ng walang kinalaman. Para manalo. Pwes, yung anak mo, kawawang bata siya. Kasi airpads niya, ikaw. Batak na pabida. Tapos titira siya sa bahay na yung pader. Wala pang masilya. Kawawang bata siya kasi magiging parte siya ng isang wak na pamilya. Mababang kalidad. Asa ka sa internet at Google Chrome. Utak neto baliktad. Parang 50 cents sa Super Bowl. Nakabuntis ka daw ng ibang babae. Parang ang labo naman. Tignan nyo na may itsura. May papatol ba dyan? Yung wife mo may trust issues, di na siya naiinis. Alam niya kasing kahit subukan mo mag-cheat, walang magkaka-interest. Tapos sa Facebook, puro pa sad post. Tuloy pa rin ang laban kahit ang bigat na nampasan. Para kang eng-eng gago. Di kami na-eengganyo. Sobrang bigat na nampasan. Para kang kargador na nagre-reklamo. Ginagaya si Gerald Malyari. Kaso lang di naman bagay sa gaya niyang squami. Pag si Gerald M. nagdrama, ramdam mo yung emosyon at damdamin. Pag si JD nagdrama, puta ang sarap chinilasin. Panay self-pity, weakling, dapat dyan i-cremate. Panay ang pity,
parang babaeng dilig. Wag kang mag-inaso. Sarap mong gulpihin hanggang maghingalo. Kung ano man yung mga problema pinagdadaanan mo sa buhay, deserve mo yan, tang ina mo. Malungkot ka kapag ka nakikita mo sarili sa harap ng salamin. Malungkot ka kasi hindi mapakali at madalas ka maaning. Malungkot ka kasi kahit gustuin mo ay di mo pa rin matigil ang paggamit ng bato. Malungkot ka kasi kung buhay pa airpads mo, paniguradong dismayado siya sa'yo. Malungkot ka kasi ako ang katapat, kabado at puno ng doubt. Malungkot ka kasi sa tournament na to, tanggal ka na sa unang round. Walang nagmamahal sa kanya, kaya talagang siya'y upset. Pag may pumatay sa'yo, magpapa-areglo yung pamilya mo sa halagang 500 Pacquiao. Last game, yun lang. Last game. Yuck! Nang bababae daw ako, gagawag kang magbiro. Tang na mo yung skastakli, nadamay na naman yung matitino. Tsaka wala daw gusto magpapicture sa akin. Huwag kang mag-makeup, tanga. Lahat kasi nagpapapicture sa'yo, nape-frame up sila. Picture, frame up. Wala bang ibang daan? Anyway. Tapos panay ka ganito, putang ina ka, isa pang usog mo sa akin, lalawayan kita. Tapos ayaw daw ako makasama ng tatay ko. Pabila to, takna ko. Pwes pag pinatay kita, yung tatay mo, magsasama na kayo. Patay sa patay, tabla. Tinalo niya puro 3GS, kahit inyo pang bilangin, na tinatawag niyang basura sa bibig ko na mismo umamin, tapos pinuputrip mo sa bibig mo na nanggaling, na pinuputrip mo basura, ano, wala ka nang makain? Kasi wawa sa akin daw niya mga squatter, tang inalupit neto, kaso di natuloy yung demolisyon kasi may harang na pistolero. O tinalo siya ni pistolero, di sumang-ayon yung daloy. Sa bagay, Muslim nga pala to, kaya di na nakain yung baboy. Si M-Side champion na, at sa liga nagmatter. Ikaw wala pa rin titulo, so sinong squatter? Pero marami na siyang fans, kasi nga sikat na yan. At siya ang napipisil dito sa aming banatan. Sa'yo lahat nakapusta, akin niyang tinandaan. Pwes patay tong manok nyo, malikal ng tinalpakan. Kasi grabing bitamina sa dugo ko nakahalo. Manok na batak, ibang klaseng pumalo. Wah! Eto, puro ka mag-anak pag di na kayang lumaban. Kaya pag ito napahamak, parang bloodletting kaganapan. Kasi pag hindi na kaya, may kadugong inaasahan. Ang dami kong tropang Muslim, matitino, ito ang pangit ng galawan. Makikita nyo sa event, puta, nakikipag-islaman. Wah, yung syota mong mukhang aksi. Gago, bagsak na! Yung itsura, huling hamog! Kasi nga, laspag na! Huling hamog! Laspag! Ah! Ano, galit na galit ka? Paano di malalaspag? Eh, gamit na gamit siya! Pero di na pina... Pero, wasa! Pero wala siyang pake! Di na pinapangatawanan, ha? Nobody kasi! Eh, sa syota nito, bantayan mo to, ate! Gumagawa to ng linyang kumantot ng ibang babae. Kasi panaydamay ng asawa. Oo, dumadalas. Di nga nagpapasok ng baboy-baboy naman lumalabas. At last, kahit ibalik yung dati ng pangalan, di na siya makakaligtas pa. Kasi anong silbi ng ransom kung patay na tong biktima? At next week, tang ina mo, masterpit, pasalamat ka, tinirhan kita. Pag to, yung patinalo, bobo ka na. Time flip na pagay para sa laban na yun. Flip top second sight 10 is a boy 2022 JD vs. Zaki. Mag-i-ice mo ang best para sa kanilang pareho para sa laban na yun. Ang bota ng hurado advancing sa tournament 5-2. Mag-i-ice tayo lahat para kay JD. Maraming salamat sa bumoto sa akin. Kahit medyo maraming kapalpakan at halakhakan. Request muna sa crowd, kaliwat ka ng palakpakan! Parang ilang laban niya, parang ano eh, laban ng mga Gundam. Sobrang solid.
Pero round 1 kasi nung si Saki ni nag-i-spit, sobrang lakas at ano, doon pa lang sa round 1, sabi ko sa akin na ako kasi kung ganun ang gagawin ni Saki, wala na. Para sa akin, laglag na si JD doon. Kaya lang, pagdating nung naman nung round 1 ni JD, hindi nagpapa-overpower eh. Para sa akin, tabla. Tapos, round 2, maganda yung angulo nila, shabu, nakulong. Pero gusto ko yung mga multis ni Saki, pero sa performance, sa mga punto, sinusundutan pa ng bahag yung freestyle ni JD. JD sa akin yon. Round 3, ayan na, lumaylay na si Saki. Pero yung mga multis niya pa rin, mga punto niya maganda. Pero yun nga, lumaylay na si Saki pagdating doon at maganda yung mga rebat na neto ni JD tsaka sa mga angles tsaka yung lakas niya, andun pa rin. Kaya 2 and 3, JD. Yeah! Okay, bagsik, pinoto ko si Saki round 1, JD, sure yun sa kanya yun kasi rebat pa lang niya. Parang ano na, suntok na talaga, parang pwede nang matabunan yung round sa akin nun. Kaso round 2, nakabawi si Saki. Ang dami niyang punchline doon. Kasi JD medyo parang, para sa akin lang naman, parang bumaba kumpara dun sa unang round. Tapos yun, sa round 3, mas nagustuhan ko yung mga angle ang ginamit ni Saki kumpara kay JD, parang bitin ko rin. Para sa akin lang, alam ko, baka iba sa video, pero yun, sa akin. Yo, Master Pete, Master's Connection, Tracy Family. Binoto ko si JD. Siguro, binigay ko yung round 1 para kay JD. Pan kasi ko ng malalakas na rebat. Nakabawas kasi kay Saki yung mga rebattles niya na parang hindi naman ganun kalalakas. Tapos, kung ikukompare mo sa rebat ni JD, tumatama talaga. Parang predict niya na yung pwedeng sabihin ni Saki. Then, round 2, round 3, tabla yun sa akin para sobrang malalakas yun. Bra, binasi ko na lang sa overall performance kay JD ako. Pero magaling siya sa akin. Tapos naman. Yo, MZ nga pala. Binoto ko si JD. Stage presence, pareho sila. Conviction, pareho sila. Yung dating sa tao, yung mga impact ng punchlines nila sa crowd, tsaka para sa akin, pareho lang. Halos pantay na pantay. Pero nagkatalo tayo sa content. Pagdating ng round 1, para sa akin, obvious naman siguro sa video din na nakuha ni JD yun dahil with rebuttals, tsaka yung sunod-sunod na punchlines niya. Round 2 para sa akin, nakuha ni Saki yun. Kasi although ganun pa rin yung ginawa ni JD, pero para sa akin, mas creative yung ginagawa ni Saki nung round 2 na talagang umi-epekto para sa akin. At yung round 3, doon na nagkatalo, para sa akin, nakuha ng konting-konti JD. Nakuha ni JD ng konting-konti yung round 3 na yun. Pero overall, malakas sila pareho. Sobrang galing. Congrats pa rin kay Saki. Congrats kay JD. Good luck sa inyo pareho. Binoto ko si JD. Round 1, malaki yun nilamang para sa akin ni JD doon buong round yun. Plus yung rebuttals pa niya. Tapos sobrang lakas na stage presence na kaya niya si Saki doon. Malaki nilamang ni JD doon. Tapos round 2, binoto ko si Saki pero slight lang yun nilamang niya doon. Tapos round 3, konting-konti lang din pero binoto ko si JD. So ang boto ko JD. Bali yung round 1, medyo mas malaki yun nilamang niya. Tapos konting lamang ni Saki sa round 2. Tapos third, konti kay JD. Kaya 1-3, JD. Yeah, batas. Isa ako sa bumoto kay Zaki. Yung unang-una saludo kay JD. Congrats sa kanya, nakuha niya panalo. Pero binigay ko ng first round, dikit silang dalawa. Second round tsaka third binigay ko kay Zaki. Mas trip ko yung flavor. Para sa akin mas kumpleto yung nilatag niya. Mas dynamic din. May mga ilang lines ako kay JD sa bawat round na hindi ko masyado naintindihan. Kanya wala, sayang. So yun, Zaki, congrats kay JD. Bago matapos, alam kong ngawit na ngawit na si Kev. Pero Ginoong Rodriguez, under a pricing records, out na. So, bago paggawin ng mga takaibang bansa yun, appreciate nyo na. Yeah! Batang Rebelde, binoto ko si JD. So, para sa akin yung round 2 and 3, tabla. Tabla na yun para sa akin. Kasi, obviously, tabla na sila sa presence tsaka sa delivery. Pero para sa akin yung round 1 ni JD, yun yung pinakamalakas pagdating sa rebat. Tapos yung buong round mismo,
Pero sobrang dikit ng battle. Kung si Saki man yung nanalo, maintindihan ko rin dahil sobrang dikit lang din talaga. Pero para sa akin, JD. 2-3 try, round 1, JD. Ayun, as expected, si Gawan. Maganda, sobrang ganda ng battle feeling ko sa buong gabi. Yun yung pinakapukpukan talaga at barubalan eh. Winning streak mo mapuputol, dapat pinili mong umurong. Mangingi ka na ng tulong, ako magsisilbi mo na pangungot kahit di ka natutulog! Para sa akin, dikit lang talaga. Parang sa toss coin lang din nagkatalo. Nahuli akong bumanat kaya mas natandaan nyo sa akin. Parang naging dominante yung round 1 ko talaga. Yun. Yung round 1 ko yung pinaka naging iba sa lahat. Ngayon, focus ako sa tournament. May isang tournament din akong sinalihan sa isang liga. Bali, dalawang tournament yung pinagsasabay ko ngayon taon. Kaya focus muna ako sa battle talaga. Sana, ano, tuloy lang. Mag-improve pa tayo. Marami pa tayong gagawing mga kalokohan sa stage. At patuloy niyong supportahan yung Flip Top. Sa mga nanonood sa akin, salamat sa lahat ng sumusuporta. Sa mga hindi rin sumusuporta, salamat. Patuloy na kayong lahat sa akin. Nagpapasalamat nga po pala ako sa Netkicks Makati at kay Sir Randolph Carlos na nagbigay ng sapatos ko ngayon. Pampaswerte. Tsaka supportahan natin yung album ni Batas, Ginong Rodriguez, available na sa Spotify at YouTube.